Showbiz Fanatics, isang ini-endorsong brand ni Daniel Padilla, tuluyan na lang idinimanda siya at sinugi bilang isa sa mga endorser nito. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo rin ang notification bell for more showbiz updates. Dami tayo magpatuloy. First night, ito po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga sumusuporta kay Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla. Salamat po sa inyong panonood. And now, let's go back to our proper topic for today's video kung saan nga ay napabalita na may isang handsome actor na baka daw iniumanong idemanda ng ini-endorsong brand. Sabi po yan ng Pep Team. Yan. So, sabi po dito sa News Online, nanganganib madimanda ng ini-endorsong brand si handsome actor. Mahigit isang taon na rin mula nung inilunsad niya siya bilang endorser. Ang saya-saya pa nga ng mga fans niya noon. Yun nga lang, dahil sa pagiging honest ni handsome actor, mukhang magkakaroon ng aberya na posible pang mauwi sa demanda. Sa recent interview kasi ni handsome actor, nang tanongin siya tungkol sa kanyang favorites, ang naisagot niya ay yung kalaban na brand. Ang siste, ayon sa isang reliable source, nakarating ito sa brand na mayon ay kinukulit si handsome actor tungkol sa kanyang loafers. Ano kayang ending nito? First, magsisettle? Di magdedemanda kaya si actor ng breach of contract? Abangan na lang natin if mananatili pa rin si handsome actor bilang endorser ng brand. You want loop, food and beverages category, yun na. So yun po yung ilan sa mga blind items na nagkalat, ano? At sinasabi at tinuturo ng ilan sa mga netizen na ito daw di umano ay si Daniel Padilla. Kasi kung matatandaan, mag-iisang taon na rin po siya na isa sa mga brand ambassador at endorser ng isang alak, no? At ng food beverages na Pepsi. So, asama niya dito si Miss Catherine Bernardo. Sinasabi nga na isa raw di umano ang Pepsi sa mga nag-pull out na ng kanilang kontrata para kay Daniel. Kasi napabalita na dapat daw itong si Catherine Bernardo at si Daniel Padilla ang kukuhanin po nilang brand ambassador at endorser ng nasabing food and beverages product na ito. So, ngayong araw inilabas nga ni Catherine sa kanyang official Instagram account ang ilan sa mga photos na kuha ng Pepsi na kung saan inilulunsad niya po ang mainumin ito. So ito po ay napukumpirma na talagang mang tsugi na at tinanggal na po, pinull out na ng nasabing brand ang pangalan ni Mr. Daniel Padilla. Sayang nga lang kasi for the longest time, si Daniel talaga yung endorser nito. Tapos si Catherine, meron po silang mga post sa Instagram na pwede pong pwede po ninyong i-check sa kanilang official Instagram na silang dalawa po talaga yung endorser nito. Pero this time, dahil po sa mga hindi kagandahang balita patungkol kay Daniel Padilla, ay tanging si Catherine na lang po ang kinuha, no, na endorser, at may pagkakataon pa na pwede po siyang madimanda dahil po sa kanyang naging blooper sa isang interview. At dahil po dyan, ay talaga nang pinabusapan ito online. Sayang lang kasi yung mga opportunity na dapat dalawa po silang dalawa po sila na nakikinabang, no, dito po sa mga talent fee. Sayang din kasi si Daniel Padilla ngayon ay nasa Dubai, ngayon nasa Japan, kasi napapabalitang si Daniel ay meron daw di umanong negosyo sa Japan. Yun daw po yung kanyang inaasikaso ngayon doon po. At the same time ay ito naman pong kanyang mami na si Ma'am Shi Carla ay inaasikaso din yung pagbebenta ng mga property nitong si Daniel. Kaya naman pala binibenta ng sports car dahil dun po sa kukuhanin nilang bahay eh hindi na po kasha. Kumbaga parang kung dito sa luma nilang bahay na binibenta nila ng 50 millions, eh kasha po yung anim na sports car na meron po itong si Daniel. But this time, medyo nagda-downgrade sila. Binibenta nila yon dahil they need to buy another big house sa bandang south. Nakakalungkot lang, sayon yung mga opportunity na dapat meron si Daniel
kasama si Catherine, pero dahil sa kanyang pananahimik ay tila baga kinukumpirma nito yung kanyang pananahimik ang lahat ng mga bintang ng lahat ng mga netizen sa kanya. So, pero according to sa ilang source na magsasalita din daw si Daniel Su. At dahil dyan narito ang ilan sa mga komento ninyo patungkol naman sa ating last update, mag-react tayo at manbabasa tayo ng ilan sa mga komento ninyo. So, anayin natin ang komento mula kay Sarah Mamang. Sabi niya, dapat tanggalan si Carla ng program. Hindi bagay sa program na face-to-face, hindi magandang example si Carla sa mga tao. Dapat wala siyang program na air, nakakahiya. Ayan. So, ito naman po yung isa sa mga demand, no, ng isa sa mga viewers po natin. Pero syempre, hindi naman po porkit nagkasala itong si Daniel, eh dadamay na natin yung pamilya nila. Hayaan po natin na dumating po yung pagkakataon na baka mamaya isa rin si Carla Estrada sa mga nagdidisiplina sa kanyang anak, kaya niya binibenda yung mga sports car, di ba? Pwedeng ganun eh. So wag po tayo masyadong judgmental sa pagkakataon ito. And of course, another comment sabi ng isang user, sabi niya, boom, trying to find how someone when the other has been caught. Only Daniel and Kat can say who is the father of their child. Kat will win the process if Daniel denied fathering the child, because that will be Kat's medal to raise her own child by her side alone. So maraming beses ko na po sinabi sa inyo na wala naman po talagang tata, wala naman po talagang anak itong si Daniel at saka si Catherine. Napaka-imposible pong mangyari yun, kasi kung mangyayari yun, imposible rin hindi maibalita yan. So hindi ko alam kung saan niyo po kinuha yung impormasyon na may anak silang dalawa. Then in reality, wala naman talaga silang anak, no? So ano natin yan, i-drop X po natin yung mga ganyang impormasyon dahil yan po ay fake news. So wag po tayo masyado nagpapapaniwala sa mga ganyan dahil wala po silang anak, as in. Meron silang anak yung mga aso nila, si Summer. Sabi naman po ni Angelita Miniado, okay lang ibenta yung house and lot sa Quezon City kasi malaki ang monthly dues, square meter yun. Kinukumpute at mataas ang dues sa Quezon City. Makakabawas yun sa bayaran nila monthly. Kung sa South sila, mas mababa ang maintenance doon. Besides, may matitira pa sa kanila. True. Kasi pag mga bandang dito po sa business areas, talagang mahal talaga ang maintenance. Magbabayad ka ng amilyar, magbabayad ka, kabi-kabilaan yung mga juice dyan. Kaya siguro isa na rin yan sa mga dahilan kung bakit din wrap out na, or din wrap down nitong si Miss Carla yung mga ari-arian nila ni Daniel. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darren's TV. God bless everyone. See you on my next vlog. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Darren's TV. And also, I have my TikTok account, which is Darren's TV. Pwede nyo rin po kong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.